Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. In this video, pag-uusapan natin ang kaguluhan na nangyayari sa parliament mismo ng bansang Malaysia dahil nga sa desisyon ng court tungkol doon sa pag-claim ng Sultanate of Sulu sa Sabah, Malaysia. Okay, doon sa Sabah, no, na tinuturing na sa atin ngayon at naipanalo nga natin to. At dahil nga doon, ay nagkakagulo ang Malaysia dahil sa desisyon ng korte. So ngayon, papanoorin natin ang isang news na kinuha natin sa internet para nga ipakita yung mga footage na yon na talagang nagkakaroon ng problema ang Malaysian country ngayon base dito sa nangyaring decision ng korte para sa pag-angkin nating mga Pilipino or Sultanate of Sulu sa Sabah, Malaysia. So bago natin pa ipakita yan sa inyo mga katuto, ay paki-like mo muna yung video na to para mai-recommend din ito ni YouTube sa iba pang mga tao na nanonood sa YouTube. Okay, at maraming salamat sa pagsuporta mga katuto. At bago natin panoorin to, mag-intro muna tayo. So mga katuto, alam naman natin na ang Sabah ay talagang ipinaglaban din ng Sultanate of Sulu. At konting background nga sa Sabah, bakit ito napa sa atin, ay noong panahon na yung North Borneo, yung Sultan of the North Borneo ay humingi ng tulong dahil sa isang rebellion na nangyayari sa kanilang sultanato, ay humingi ng tulong ang Sultan ng North Borneo sa ating Sultanate of Sulu, no, at nanalo nga, no, nang tinulungan ng Sultanate of Sulu ang sultanato ng North Borneo, ay naitaboy nga nila yung mga revolusyon or yung mga nagrebelde against sa Sultanate of North Borneo. At itong North Borneo ay ibinigay ang Sabah bilang regalo sa sultanato ng Sulu. At hanggang panahon nga ng mga kiram, no, ay nagbabayad pa sila ng kanilang renta ang Malaysia. Nung naging Malaysia na, nung pinanganak na yung Malaysia, atin talaga yung Sabah. Nasa Sultanate of Sulu talaga ang Sabah. At nung pinanganak na yung Malaysian country, okay, bago ito tawaging country, ay nagbabayad talaga sila ng renta sa Sultanate of Sulu, which is part nga ng Pilipinas mga katuto. So yun yung ilan sa konting background na maibibigay natin sa video na to. At yun nga, ginamit nga ito ng Sultanate of Sulu bilang ebidensya sa korte na sa kanila nga talaga or sa Pilipinas talaga ang Sabah. Okay, at dahil doon sa mga resibo or mga kasulatan na napakita ng Sultanate of Sulu sa arbitrary court, ay nanalo nga yung Pilipinas dahil napakatibay na ebidensya nito. At ito na nga ngayon yung bunga ng pagkapanalo ng Pilipinas or ng Sultanate of Sulu sa claim nila sa Sabah. Ang tanong, bakit hindi alam ng mga maraming tao ang tungkol dito sa pagkapanalo ng Pilipinas or ng Sultanate of Sulu sa pag-claim ng Sabah? So ito po kasi ay ginagawa lang privately, okay? At hindi po ito almost alam ng mga kababayan nating mga Pilipino sa Pilipinas. So ang nakakaalam lang po nito ay ang leadership ng Sulu, ng Sultanato ng Sulu, at ganun din po ang presidente ng Pilipinas sa panahon ni Diosdado Macapagal, sa panahon ni Ferdinand Marcos. Nagkaroon pa nga ng ibang mga issue tungkol dito, no, sa pagbawi sa Sabah. So mga katuto, ito na ngayon yung bunga ng pagkapanalo natin ng Sultanato of Sulu sa pag-claim sa Sabah. At panoorin nga po natin to mga katuto, itong footage na to, itong news na ito na galing sa CNA. At tingnan natin kung ano na ngayon yung sitwasyon sa Malaysia. Petronas assets abroad. Now they accuse the government of poor handling of the legal claims by the so-called heirs of the Sulu Sultanate that resulted in state assets being seized. And this comes as politicians gear up for the next general election, which could be called at any time. Melissa Goat tells us more. So ito po mga katuto, no, ito ay sa Malaysia na parliament. Ito yung parang paggugobyerno nila doon. At nandyan, meron silang meeting dyan na nagkaroon sila ng mga intense na sigawan at sagutan.
The Speaker of Parliament, Azar Harun, lost his cool as new session began on Monday. This after lawmakers from East Malaysian state of Sabah refused to give up. They want an emergency motion to discuss the sovereignty of Sabah. They claim that they've been kept in the dark over the legal matter and demanded a thorough explanation from the government. Kenapa kita hanya hantar stay of execution on the Malaysian language? Sedangkan final award arbitrasi itu keluar pada 28 Februari. Saya mohon semua MP-MP daripada Sabah dan juga MP-MP lain ini untuk berdiri. Mohon supaya usul ini dibincangkan. Now the MP concerned was suspended for 2 days for refusing to leave the house as ordered. Now speaking to the media, opposition lawmakers from Sabah blame the government for being negligent. Not only the self-proclaimed heirs of Sulu Sultanate won the arbitration in a Spanish court against the government, they are also seizing state-owned assets that belong to National Oil and Gas Company, Petronas. Dahil mga katuto, no, kaya ipinaglalaban ng Malaysia ng mabuti itong Sabah at gusto nga nila kahit nakapag-desisyon na yung korte na sa Pilipinas ang Sabah or sa Sultanate of Sulu nga ang Sabah, kahit nakapag-desisyon na sila, ay inilalaban pa rin ng Malaysian government ang Sabah dahil halos 25% ng kanilang kahit 25% ng kanilang GDP or gross domestic product ay nanggagaling dito sa Sabah, Malaysia, mga katuto. At itong oil, yung Sabah ay mayaman sa oil at iba pang mga natural resources na pwedeng ikayaman or ikadagdag sa ekonomiya ng isang bansa. Kaya ganun na lamang sila ka-aggressive na ipaglaban yung Sabah. At meron nga silang utang sa Sultanate of Sulu dahil sa mga renta na hindi nila pinayaran simula pa noong 19 onwards. Okay? Meron silang utang na $15 billion. So napakalaking halaga po nun, mga katuto, na kung saan maaaring ikahina ng ekonomiya ng Malaysia kapag sila ay nag-give up dito sa Sabah, Malaysia. Pero wala na tayong magagawa dahil yun na yung desisyon ng korte. Kaya ito na yung nangyayari ngayon, nagkakagulo sila. Was so confident, the government was so confident back then, oh, benda ni akan selesai. What happened now? We have that habit, to underestimate our neighbors. The claimants took action after the Malaysian government reportedly stopped making payments in relation to Sabah. Yearly payment made even during BN time, we also committed away. So that's why, bila benda ni keluar, we were shocked. Yeah. That there was a payment given to Sulu. A foreign minister, Saifuddin Abdullah, meanwhile, has declined to comment, given that the issue he said is pending in court. Berkaitan dengan tuntutan waris Sultan Sulu, saya fikir bab itu kita akan jawab pada waktu yang lain masa. Now the Attorney General's office is expected to issue a statement over the matter. Now the government, meanwhile, has obtained a stay order against the execution of the arbitration judgment. Melissa Goh, CNA, at the Parliament House, Kuala Lumpur. Okay, so yun mga katuto, no, maraming salamat sa panonood sa ating update tungkol nga dito sa Sabah. So magandang balita para sa ating mga kababayan at sa Sultanate of Sulu dahil na-claim nga natin yung Sabah at ito talaga ay parte talaga ng Pilipinas at ikadadagdag ito ng paglakas ng ating ekonomiya na matagal nang pinakikinabangan ng Malaysia. Pero on the other hand, the other side of the coin mga katuto, nakakalungkot syempre sa mga Malaysian dahil hindi sila sanay na wala yung Sabah sa kanila at isa ito sa maaaring ikahina ng kanilang bansa. So sana maging smooth yung usapan, walang dadanak na dugo sa pagitan ng Pilipinas or government ng Pilipinas or Sultanato ng Sulu versus sa Malaysia. So sana maayos nila ito diplomatically at walang buhay na masawi or maibuwis dito sa pag-claim nga ng Sabah kagaya ng mga nauna ng mga nag-claim or mga nagbuwis ng buhay dito sa Sabah nung mga unang panahon. So maraming salamat mga katuto. Kung hindi mo pa na-like yung ating video ay paki-like mo muna yung video na to. At kung napabisita ka lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na para ma-update kita sa ating mga susunod na videos kagaya nito. Once again, no, this is your Kuya Mike. Peace out.